vos, mi hermano. El trabajo es mi hermano. Sí, mi hermano. Yung relasyon mo sa kanila. Kailangan tanggapin mo kung sino sila at unawain mo ang kalagayan nila at pakinggan mo kung ano ang mga problema nila. Kawawang kawawa. Nahirapan sila kahit naman maghawak ng lapis. Mabigat daw ang lapis sa kanila. Mas magaan pa nga daw yung itak kaysa lapis. So nahihirapan. Kaya nga eh, hinahawakan ko yung kamay nila at ginaguidean ko sila kung paano magsulat. Okay, sinta na rin ni Pisara, sulatan ni Dagitan, gumdaan. Para sa akin, mas importanteng marunong kahit magbasa man lang, eh, magkwenta kung ano ba yung naiibibinta nila sa aking katribo. Masakit talaga pag nakita ko yung aking katribo na hindi marunong magsulat. Masakit po. Kadalasan po, naluloko. Ani! Lilia, Lilia! Lilia, bila deh? Oh, okay. Pong, di meron din mo na ni Bilo. Halo. So? Ito po si Tony Panulong. Siya po ang ating ALS facilitator dito sa Bulo-Bulo. Tuwing hindi ako makapunta dito, siya ang nag-take over ng aking klase. Nang unang pumasok ang ALS natin doon. Ang target ko sana, ang target ko yung mga ba, yung mga matatanda lang. Okay, sunod. After nang nagbalik ako at nag-umpisa na akong magturo, ang mga bata ang dami. Dami nang pumapasok sa Purok Center. So ang sabi ng mga parents, hindi wala namang paaralan. Sabi ko meron namang tribal school doon. Siya hindi kasi nag-uumpisa na yung tribal school, nag-uumpisa sila pagdating ko doon, grade 3 na. Tapos sabi ko, ba't hindi sila tinanggap? Sabi nila, tatanggapin sila pero sa susunod pa na taon. Ang tagal, 2 years pa. Nang nakita ko, ang dami talaga, tapos excited yung mga bata. Di, sabi ko, sige, isasali ko na lang kayo sa ALS. Ito po ang ating CLC, Alternative Learning System ng Sitio Bulo-Bulo. At dito natin kinikita ang ating mga out-of-school adult at out-of-school school children. Dahil sa marami ng population dito, so nakita ng DepEd through ALS na maraming tao pala o population ito na patayo ng DepEd ang paaralan na ito para sa mga tao dito sa Bulo-Bulo.